tao po. Makikituloy po sa inyong mga tahanan, mga kapamilya. Narito ang mga kwentong inyong aabangan ngayong gabi. Mapabilib sa pagiging fit and healthy ni Lola Sexy. Dayuhin ang isa sa pinakamahirap marating na paaralan sa bansa kasama si Jeff Canoy. Kakatok si kabayan Dolly De Castro sa kondominium ng mga mud crab sa Cavite. Lahat ng yan dito lamang sa Tao Po. Age is just a number. At pinatunayan ito ng isang Lola Sexy na hindi nyo aakalaing 70 years old na. Pero bukod sa kanyang mensahe na aging gracefully, mapapabilib niya tayo sa kanyang routine para manatiling fit at healthy. Nag-init ang mundo ng netizens nang kumalat online ang sexy photos ng isang hot Lola. Yung makikilala natin, 70 years old, pero at her age, super fit daw. Hindi ko na siya i-challenge. Magpapaturo na lang ako. Tao po! Hi. Hi! Hi! Hello! Good morning! Are you ready? Hello, I'm Bernadette. Yeah, how are I know. You? You're gorgeous. No, thank you. Siya si Syra Garcia o tata sa mga apo niya. Tulad ni na celebrity mom Colleen Garcia na nakaisip i-upload ang resulta ng boudoir photoshoot para sa kanyang 70th birthday. It was always my dream to have a sexy photoshoot. Kuno, feeling ko kasi sexy ako. So anyway, sabi ko sa 70 magpapan ako. But that was supposed to be only for me. Ito ngayon, the photographer and Colleen, when they saw the pictures, Tata, we cannot hide this. Sabi ko, we cannot hide this. Sabi niya, we have to bring this. No, kasi natuwa sila, yung mga apo ko. Kaso yung mga boys ko medyo, kwan, na-off-voice sila. Yung parang sabi ko, no, you should be proud. At 70, look at your mom. Sinasabi ko sa kanya, umigil ka nga dyan. Hindi raw niya inasahan ang naging reaksyon ng mga netizens. Marami ang namangha sa fit na katawan ni Tata Syra. Nahiya ako kasi baka kala ng tao, mayabang ako. Although, sabi ko, well, maybe it will help somebody to achieve what I've achieved. Yes, you might be inspiring someone. Yeah, marami nga nagsasabi goal. Sabi ko, yeah, but you have to start. Start it already, you just don't read it, you do it. Olika, turuan mo na. Halika na. Oh my goodness, ibang level. Aray, go! Exhale, oh up. Oh my God! Okay. Mabigat! Okay, stop. Tinatawa na ako ni Tata, tignan mo yun. Tata, tinatawa na mo. Muli ka sumusuntok, mandito lang palagi. Yan. Boxing. Muay Thai. Wall climbing. At dancing ang fitness routine ni Tata Syra. I feel sluggish if I wake up and I don't do anything. Okay. So my body like, I'm gonna get sick. Okay. So I need to move. Ang dami niyo pong time. Yeah, well, at 70. Ano pong gagawin yun? Wala akong gagawin. I'm done with my duties, my responsibilities, my everything, I'm done. You're done. So it's me time. Alam ni Tata Syra ang halaga ng me time. Ilang taon din niyang inilaan ng buong buo ang sarili para sa pamilya. Because I brought up my boys, I don't use yayas. Then I brought up my grandchildren. So, and then I took care of my husband who had Alzheimer's for 5 years. Siya ang naging primary caregiver ng magkasakit ang asawa na 20 taon ang tanda sa kanya.
It started as dementia. I knew it already, pero I was parang hindi ko siya lang pinapansin. Pero I knew there was something wrong already, which is so hard. Really, that day, I really prayed for him to die. Bakit? Because I was already having a hard time. Yung parang ako na yung bumibigay na yung body ko. Uh-huh. I became skin and bones na. Tapos nagkaroon na ako ng insomnia. Because before he had that, I was taking care of my mom also who had cancer. 60 years old nang mabiyuda si Tata Syra. Mula noon, pinagsikapan niyang muling alagaan ang kanyang sarili. Di kaya. Push again. Oh. Okay na. I am 47 years old. She's 70. It's hard. Kung kaya niya, pwede nating matutunan kung paano niya kinakaya. Ibig sabihin, hindi dahilan ang matanda para mahina ka na. Yun yung tata eh. Age is not an excuse. Yeah. Not only that, you have also to start young. Hindi lang looking young, but feeling young din ang peg ni Tata Syra. Nakatattoo sa kanyang likod ang isang tanda ng malaking pagbabago sa sarili. That's me. This is you. Why is this you? Butterfly for me kasi di ba colorful? I'm a very colorful life. What makes a butterfly beautiful is the process in which it becomes a butterfly. That it struggles. Me. No, that is me. It's from struggle. The cocoon. Uh-huh. I became, because I was a probinsyana. Nag-blossom. Nag-metamorphosis ako. Yeah. I had a hard life, but still, look at me, doesn't show. Exactly. Just be positive in life. There's nothing, like I said, there's no problem that is not solved. If you have a problem, you don't need to wallow on your problem today. Tomorrow is another day. May bukas pa naman. Nadagdagan din ang mga tattoo nang magsimulang magkaapo. Yung butterfly and the girls and one. Then... Walaan ko, magbasabihin. Okay. You have two girls and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boys. Boys. Plus one girl pa dito kasi hindi na kasya. Apo sa tuhod na ba kayo? Or so, si Amari. Oh yeah, isipin mo great grand lola na oh. Tata, yung post ni Colleen, nakakatuwa, badass tata. Yeah. I'm a badass tata. That's true because I'm very a nagger too, especially when it comes to fitness and all these things. I'm really bad at that. Pero hindi lang daw pagiging fit ang naituro ni Tata Syra sa kanyang mga apo. Well, Colleen knows what, because since I brought her up, kasi naghiwalay yung parents niya, naiwan sila sa akin. So Colleen saw what I went through in life. That's why she's a very good mother. She's a hands-on mother because she saw that I was a hands-on to everything. I've always been a positive person. No matter when it pours, it rains, di ba? But then later all the sunshine will come out. You just let it go. May problema, may solusyon. Que será, será. Whatever will be, will be. I can't push it at all. Push? Yeah! Oh my God, Bernadette, how can you not put that up? Ah! Oh my God! Yeah! Yeah. Okay, now. Naglaway ako doon. Don't knock your elbow. Tumulo lang. Oh, God! Kahit ang coach ni Tata Syra, believe na believe sa nagagawa niya. For overall fitness kasi yung pinaka-fitness goal namin. Strength, conditioning, and yung muscle toning. Iba po iba yun pag matanda yung kliyente? Tina-tailor fit yung exercises based on fitness level ng tao. Eh kasi ano na eh, magaling na si tata so pwede nang mas level up. Advanced na siya eh. Anong realization mo nung nakita mo ako? Kaya mo! Kaya nyo! It's not... You know, I always complain, but I still do it. I'm always complaining, ay, ang hirap. Pero I'm still doing it. I'm so happy, Tata, to meet you. Because it inspires me. Na-inspire po ako kay Tata. Ayon ni Tata Syra sa mga kapwa niya senior,
Huwag kayo manood ng teleserye ng mga Koreano. Alam mo, maglakad kayo para matanggal-tanggal yung mga sakit-sakit ninyo. Di ba? Yes, Tata. Oh. My God, there's so many things to do even if you're senior. Get in touch with your community, you go to the gym, you walk, you know, do anything. So na-inspire nyo ang mga seniors, pero na-inspire nyo rin yung mga kagayo ko na hindi pa man senior, eh dapat ngayon pa lang nagsisimula na, Tata. Yeah. Thank you so much, Tata. Oh, you're welcome. Thank you. Super. You're welcome.